So yun, nasalinan ko na nga siya ng langis, yung truck. Yun. Hindi ko pa siya napapandar kasi dapat talaga pandarin para ma-check talaga yung right na level. So ang gagawin ko is kailangan ko kasi palitan ng thermostat. So yun, maraming tatanggalin. Daming kakalasin. So mayroon akong biniling tools sa online, Amazon. Ito yung tools na pang-drain ng coolant nitong truck. Kasi hindi ito basta-basta parang kagaya na sa mga kotse or kung ano mga sakyan na meron siyang drain plug na pinipihit lang. Ito is coupling. May coupling siya. So kasama na yung hose. So yun. Ide-drain ko muna at baka bukas makalas ko yung coolant. So inawan ko na rin dito yung takip para madali. Para hindi siya magano ng pressure. So sinalin ko na rin kasi itong pinag-drainan ko ng langis. So para maluglugan. So para maluglugan. So dito na rin. Marita ko sa ito. So yun nga no, yung drain niya, ito natanggal ko na yung plug. So naka-plug siya rito. Ito yung drain niya. So para ma-drain, merong special tools. Susuksok lang doon para ma-drain. So pakita ko sa inyo. So itong hose, yung dulo ng hose, lalagay ko dito sa drain. Then pa-plug lang natin to dito. Ay, ba tayo mag-plug? Matigas. So, yan. Nag-drain na siya. Nakalock and tight siya dyan. So yan, yung hose papunta rito. So yan yung coolant. So diba may right tools. So yun, didrain ko lang. Para mapalitan lahat ng coolant. So bago yung cooling system, mag-fresh. So, hawakan ko lang. So malaking bagay, may mga nag-invest ka ng mga tools para sa mga unit mo, sa business, sa truck, sa kahit anong masasakyan. So yan, palitan ko ng thermostat. So yun, no, nandito na naman ako sa engine bay ng aking truck. So kahapon di ko natapos kasi ginabi na ako, natapos ako 8 o'clock. Yun nga yung drain ng coolant. So na-drain ko yung coolant. So kailangan ko ng palitan yung thermostat. Tatanggalin ko yung mga linya rito. Sana may balik ko lahat ng tama. So yun. Kailangan ko kasi ng room. So kailangan tanggalin itong mga hose. Kasi kailangan ko rin tanggalin yung AGR kung malilinis siya ngayon ngayon or tomorrow para may balik ko rin. So yun, kalasin ko. So ito, nakalas ko na yung reservoir tank ng coolant. So tatanggalin ko na lang itong pinagkakabitan ng thermostat. So hindi ko siya makalas yung clamp dito eh. Tinatry kong kalasin, medyo kapit na kapit kasi sa rubber. Maganda kasi kalas to para mawang na. Para anggan ng buo. Sobrang katagalan na. Sobrang katagalan. Ganyan yan. Ito muna. So, 1 volt na lang yung kakalasin.
din kalasing siguro sa kabila side. Para tanggal ng buong hose. Wala ko ng hose, hangin lang ko. So, tanggalin na natin. So, ito yung thermostat. Ito, nakalas ko na yung ano, yung line. So palit na lang ng bubunutin ko na lang tong thermostat. Let's see. Mabubunot. So, ito yung lumang thermostat. So, yan. So, sana gumanda yung cooling system. Kasi, malimit na siyang lagi tumaas ang temperature. So, papalitan ko nito. Hindi naman siya totally required palitan. But, kung may nararamdaman kayong kakaiba, mag-base muna tayo rito. O ito. 216-34-26. So, kailangan linisin itong pagkakabitan kasi hindi pwedeng makabitan. So ito, makapal na yung carbon, oh. Wow, nalinisin. Ano to, parang sensor. So, linisin din natin yan. So yung turbo, yung impeller nya, medyo madumi na rin. Kailangan din linisin. So ito, linis-linis. Kailangan linisin. Nalinisin lahat, kalasa din lang naman. Huwag tayong manghinayang sa biyahe, manghinayang tayo pagka nasiraan tayo sa daan. Kaya okay lang na magtrabaho tayo ng ganito katagal. Yun talaga ang buhay ng owner-operator. Owner-operator pa more.
Oh, carbon. Refresh tayo ng makina. Thank you.
So yan, nakalas ko na yung ilang piping. So yan, pati turbo. Medyo bakarbo na rin. Lilinisin ko na rin ng paunti-unti. Then ito, makapal na talaga oh. Kung makikita nyo, makapal na yung carbon. So kailangan talagang linisin, palinis or linisin. So ito yung pipe. Lilinisin din. So yun. Piping, tanggal na lahat. So ganun talaga, tsaga-tsaga. Yun yung kapal oh. My goodness. Yan. Klas-klas muna. So hindi ako masyadong makapag-video-video kasi kailangan akong magawa ito ng mabilisan. So yan. Malinis naman itong sa ano. Bili na lang ako mga gasket. Palit lahat ng gasket yan. Bago, puro bagong gasket. So kalasin ko muna. Lubricate ko na itong tatlong pulley. At ito ang gamit ko. Lucas White Lithium Grease. Yan. All weather siya. So ito yung ginamit ko kasi ito yung parang pinaka-original na grasa ng mga bearing. Kaya ito yung ginamit ko. So mura lang siya, $9. So high performance. Lucas. Baka naman, Lucas. Yan. So itong mga pipe, binabarang ko na rin. Yan, medyo naglalaglagan na yung mga dumi-dumi. So yan, binabarang. Then, kakabit ko na siya rito sa mga pulley. Mga, kakabit ko na siya dyan. Para may kabit ko na habang maluwag pa yung pagkakabitan ko. Kasi yung aking EGR ay, at saka DPF filter ay nasa palinisan. So hindi ko yun kailangan linisin ng sarili lang kasi yun ay ino-oven para matanggal lahat yung dumi. So talagang kailangan talaga ino-oven yun. Hindi yun basta linis lang. Kailangan dun ay chemical. Pagkatapos ng chemical, i-oven. So yun, mapakita ko na sa inyo pagka-pick up ko. So ito, hindi naman tayo magkakamali rito. So yun, wala nang ano, wala nang ingay. Maganda na. Maganda na yung hakab niya. Then ito. Dito sa kabila. Where are you going? Can you help me with the controller? Just kidding, no. Wala na rin.
least maganda-ganda na. Then ito ay dito sa kabila. So hindi naman kayo magkakabaligtad dito kasi pagkabaligtad hindi siya iikot. So pagka hindi niyo pagka hindi tama, baligtarin niyo lang. Diba? Lang. So yun at nagrasahan ko na nga yung mga pulley. And ang gagawin ko ngayon is kakabit ko na yung isang pulley or yung magkabilang pulley para habang maluwag pa siya. Kasi yung EGR ko, EGR at saka yung DPF filter ko is nasa palinisan. So, yun. So, ito. Kakabit ko rin yung pulley. Dalawa. So, ito yung dito. Kakabit. So, pagsasamahin muna. Pagsasamahin muna. 12. 13 pala to. So, pagsasamahin muna yung dalawang pulley, tensioner at saka yung idler pulley. Ito yung tensioner kasi meron tong spring na nasisikwat para mag ano yung tension ng belt. Ito idler lang to, parang pinaka-guide. So, dito. Saan natin kakabit dito. So, hindi kayo magkakamali kasi meron tong dowel. So, mas maluwag siya yung kabit pagka wala yung mga nakakabit. Although, talaga kailangan lang talaga kasing kalasin yung mga EGR ko tsaka mga bagay dito para kuan, mapalinis ko. Kaya may chance din ako nitong gawin yung iba pa. So, habang nag-aantay ako, so it takes 2 days para linisin yung DPF tsaka filter. So, gaya nga nasabi ko, hindi siya pwedeng normal na linis lang. Kasi yun ay ino-oven. Binabara na kahapon ang chemical, so hindi ko na na-videohan kasi hindi ko naman dala yung GoPro, yung camera. So mamaya siguro, or bukas siguro pag pick up ko. So yan, ikabit ko na yung isang side. Kabilang side naman. So
gagawin ko, kabit ko na muna yung filter. Coolant filter. Habang naririto na. Tumasin natin maigi. Para walang dumi. Kunin ko lang yung filter. So ito, nilagyan ko siya ng konting coolant para hindi siya masyadong magka-hangin. Para hindi masyado magka-pressure ba? Pakikpit. Okay, so all good. Keep safe and keep on trucking.